Nakalaya na nga ng tuluyan itong si Romeo sa toxic ng pamilya. Kahit na nagmamakaawa itong si Patricia, umiyak-iyak pa man siya, ngunit baliwalan na kay Romeo ang lahat. Desidido na nga siya na iwan for goods ang kanyang pamilya dahil umaasa siya na yun ang makakabuti at para sa ikakatahimik ng lahat. Umaasa si Romeo na makabawi sa kanyang anak nga si Lelet. Hindi na siya makakapayag na patuloy pa rin siyang gagambalain at hahandlangan ng mag-ina. Matagal na siyang magtiis sa kanilang dalawa. For the time na, ginawa pa nga ni Patricia ay kinulong sa loob ng kwarto. Kung kaya ngayong malaya na siya, ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya nang sa ganun makabawi man lang sa anak niya si Lelet na malaki ang kanyang pagkukulang. Ilang banda, bigla namang magugulat at sinatinang at ang kanyang pamilya dahil bigla na lamang susugod itong si Patricia na sa pag-aakalang naroon itong si Romier. Kaya naman nagkagulo na nga ang loob ng bahay nitong si Tinang dahil hindi na siya magkakapayag kung noon ay hinahayaan at nagtitimpi lamang siya dito kay Patricia. Ngayong nasa teritoryo si Patricia dito kay Tinang ay sinabi niya na wala roon sa loob itong si Lilith sapagkat meron itong pinagdaraanan at ilang araw na nga itong wala. Kung kaya wala rin si Ramir sa loob ng kanilang bahay at wala silang alam kung saan ito. Samantalang si Patricia ay hindi naniniwala. Nais niya pumasok sa loob ngunit hinarangan na nga siya ng pamilya ng mga matyas hanggang sa nagkagulo-gulo. Galit na galit din si Patricia dito kay Tinang dahil sa ginawa nito. Sinabihan niya itong si Tinang na mga masasakit na salita. Sinabi nito na ang yabang-yabang na umano ni Tinang at ang lakas na ng loob niya samantalang dati ay isa lamang siyang hamak na katulong na kumakain lang naman umano ng dog food. Iinsulto siya nitong si Patricia kung kaya itong si Tinang ay nainis. Bibigyan nga niya ng leksyon itong si Patricia. Dito nga ipapakita niya na kung noon ay naapi siya, ngayon ay hindi na. Kukunin nga niya itong si Patricia at ingungudgod nga sa kainan ng aso. At nang matikman din niya ang gante kung saan ginawa niya noon nung nagmakaawang itong si Tinang upang humingi ng tulong alang-alang kay Lelet sapagkat ito nga ay nakidnap at kailangan ng ransom. Subalit pinahiya lamang siya at talagang inapakapakan ang kanyang pagkatao dahil ginawa siyang parang aso. Ngunit hindi naman tumupad sa usapan na magpapahiram ng perang. Sa kabilang banda, sinasamantala naman ni Romeo ang pagkakataon ngayong malaya na siya ay pinupuntahan na nga niya itong si Lelet nang sa ganun ay makabawi. Sinabi niya sa kanyang anak na hayaan ang makalapit sa kanya dahil hindi na sila magkasama nitong si Patricia. At gagawin niya ang lahat ng sa ganun ay makabawi sa lahat ng pagkukulang niya dito kay Lelet. Naman itong si Lelet sa ginawa ng ganyang ama. Dito nga ay napayakap siya. Noon lang niya naramdaman na tela meron na siyang ama dahil malapit na ito sa kanya. At na-feel niya ang sincerity nga ng kanyang amang si Romier. Ngunit magugulantang at magugulat sila sa bigla ang pagdating ng asawa nga nitong si Romier kung saan galit na galit. Sinabunutan agad itong si Lelet at sinabi na masaya na ba daw umano itong si Lelet ngayong nasira nga ang kanyang pamilya dahil mas pinili ni Romier na makipaglapit sa kanya. Tamang ipagtatanggol ni Romier ang kanyang anak na si Lelet. Sinabi niya kay Patricia na kapag hindi pa rin siya tumigil ay mapipilitan siya na idemanda nga itong si Patricia. Kung noon ay napalampas lamang niya, hindi niya tuloy ang kinasuhan noong mga time na kinulong niya ito sa loob ng kwarto. Ngayon pagdating kay Lelet ay hindi na niya ito magagawa. Kung kaya't gulat itong si Patricia, hindi niya sukatakalain na ganun na nga ang tingin itong si Romier sa kanya. Sinabi din ni Romier na kaya deserve niya na iwan dahil nga sa ganyang ugali. Noon pa man ay nagtitimpi na siya sa kanyang asawa. Ngayon ay nag-file na siya ng annulment.